cat. Toot toot. Let me get at beep beep. Running her hands through my fro, bouncing my tiny phone. Meanwhile. Parang ang putla ko. Wait lang ha. Ayan. May nagbago ba? Pero parang okay niya. Hi everyone! Welcome back sa aking channel! Ayan. So after a week, meron naman tayong bagong video. Ayan. So for this video, ay may iba tayong gagawin. This video is not a makeup video. This video is going to be a tutorial on how to play a flute. Ayan. So, meron ako dalawang types ng flute dito. Meron ako nung parang plastic yata or fiberglass na flute. And then, meron akong bamboo flute. Ayan. So, ito yung sa kapatid ko. Bagong bili niya to. And then, ito ay sa akin mula nung grade 2 ako. Ayan. So, bakit ba ako gagawa ng tutorial or ng basics about sa pagpo-play ng flute? Kasi nung nakaraang araw, sabi nung kapatid ko, ate, turuan mo ako nung may sinabi siyang peace. Ayan. Sabi niya, sabi ko, bakit yun na naman? Sabi niya, kasi daw, yun daw yung magiging periodic exam nila para sa fourth grading period. Fourth grading period na kasi ngayon. So, naisip ko, gagawa na lang ako ng video para hindi lang siya yung matutulan ko, kundi yung iba pa niyang mga classmate or yung iba pang kagrade niya, baka kasi meron din nagtitake ng, like, alam mo yun, yung kasama sa curriculum ng subject na music, yung pagpo-play ng flute. So, makatulong ako sa basic learning ng flute ng mga bata. Ayan. So, magsa-start na tayo. So, syempre, tuturo ko muna yung basic. Ayan. So, ayan. So, meron tayong 7 holes sa bamboo flute. Tapos, ito naman sa fiberglass na flute or sa plastic na flute, meron tayong 7 and 8. Ay, nakita niyo ba yung butas? May butas sa likod. Ito yung pang-8 na butas. Sa bamboo flute, wala. Ayan. Tapos yung mouthpiece niya, ganito, sa bamboo flute. Tapos yung sa plastic or acrylic, ganito. Ayan. Ayan. So, una, magsistart tayo dito. Mas mababa yung tunog nito kesa sa plastic na flute. Okay. So, ganito yung paghawak, tamang paghawak ng flute. So, paganyan. And then, yung 3 fingers na to, index, middle finger, ring finger, and then, itong 4 fingers na to, dito sa baba. Ayan. Make sure na nakakover lahat ng holes. And para hindi ka mangawit, huwag mong didiinan, parang nawawala na yung dugo sa fingers mo or sa kuko mo. Huwag yung sobrang diin. Relax ka lang. Cover mo lang siya ng ganyan. Ayan. So, ang notes dito, kasi parang pitch syllables yata yung tawag doon. Yung kapag letters. Ayan. So, ganito yung sa flute. Bag. Itong first 3. Bag. B-A-G. And then dito, fed C. F-E-D-C. Bag, fed, C. Bale. B-A-G-F-E-D-C. So, kapag kahalimbawa yung nasa note niya ay G, ito yan. Pag E, ito yan. Pag F, ito yan. Gets? Ganon din yung sa plastic. Pero ito naman, kailangan mong i-make sure na nakatakip din yung butas all the time. Ganon din. Ayan. Bag, fed, C. Ganyan.
Oh, ngayon naman, mag-proceed naman tayo dun sa Tofa syllables, yata, yung Doremi. Oh, di ba yan? So, yung C, siya si Do. Bale. Di ba? Bag, fed, C. Do, C. Re, D. Gets? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, and then yung higher Do, ito. So, try natin i-play. So, yun, di ba? Parang medyo siya bababa. Ito, mas mataas to. Tingnan natin yung difference, ha? Kaya kailangan siya laging nakatakip yung nasa likod. Kasi ganito yung tunog niya pag hindi mo tinakpan. Pero pag natatakpan mo naman lahat, ganito yung tunog. Diba? Parang mas mataas yung tunog ng nota nito kaysa dito sa bamboo flute. Pero kasi nga, ano siya eh? Bamboo. Ayan. So, yung song na gustong ipaturo sa akin ng kapatid ko is Laron Laron Sinta. Ayan. So, alam naman natin kung ano yung Laron Laron Sinta. Yun ay isang Filipino folk song. And nung ako, nung grade 2 ako, kasi grade 2 kami nung nag-flute kami, ewan ko bakit yung kapatid ko grade 7 siya nung nag-flute sila. Tapos, yung parang recitation namin nun is mag-ano pa, flute recital, parang ganun. Tapos, ang ipa-play is Laron Laron Sinta. So, parang given na talagang siya sa pinaka-basic pieces para i-play sa flute dito sa Pilipinas. Ayun. So, ngayon, ituturo ko kung ano yung notes and kung ano yung dapat takpan na butas sa flute kapag Laron Laron Sinta again. So, kanina naturo na natin bag, fed, C. Pag nakabisado mo na yung pitch names na yon, madali mo na lang para sa yung basahin yung mga notes nung para sa flute. Halimbawa sa Laron Laron Sinta. So, isa pa, babagalan ko if masyado. Eh, basta ganun yung magiging tunog niya. So, isa pa, babagalan ko. Nating round. And then, ito na lang gagamitin ko kasi sa kanila, ito yung pinapagamit sa kanila. Noong time ko kasi, ito yung gamit namin. Pero yung, ano kasi, yung holes niya, pareho lang din naman. Sabi ko kanina, pinakaiba lang nito doon sa bamboo flute is yung butas sa likod. Okay, let's start. Gently, ipapato mo lang siya dyan. Hindi mo siya kailangan kainin ganun, pero pato mo lang. Yung alam mong may lalabas na hangin, may lalabas na hangin na enough para pumasok dito sa butas ng mouthpiece. And then, gently blow. Parang umiinom sa maliit na baso. Ganun. Check mo kung okay na yung holes lahat. Kailangan ganun yung tunog. Kapag ang nakalagay sa note ay B, ito ang nakatakip.
pagka ang nakalagay sa note ay dalawa silang nakatakip. Ay A, kapag ka nakalagay sa note ay E, yan silang nakatakip. Kasi nga, bag, fed, C. Gets? Start na tayo dito maglaroon-laroon, Sinta. Same lang, basta kailangan mo lang laging takpan ito ng maigi and then position your fingers sa holes na kailangan niyang takpan. And then, kita yung butas dito, so baka dito ko na lang siya play. So isa pa, last, isa pang round na mabagal. Tsaka pala yung pagbo-blow. Halimbawa yung mali yung wala naman tamang pagbo-blow pero kasi yung timing. Kasi halimbawa ganito. Halimbawa pinuputol-putol mo yung nasa buga pa rin yun. Basta halimbawa pinuputol-putol mo yung labas ng hangin. Ganito yung magiging tunog niya. Ganon. Pero kung tuloy-tuloy lang. Halimbawa yung dalawang letter na parehas magkasunod. Halimbawa sa laron-laron sinta, yung first tunog kasi niya, dalawang G magkasunod. So, dalawang buga din. So, bawat letter, isang buga. Kahit na magkaparehas sila ng nota. And then, basta yun lang talaga yung kailangan niyang tandaan. Bag, fed, C. Bag, fed, C. Bag, fed, C. Ayun lang! And, ayan, we're done! So, sana nakatulong ng video na to sa mga klase ng kapatid ko, sa kapatid ko, sa ibang mga tao, sa mga gusto mag-aral ng flute. And, yun lang naman yung basics sa flute na ganitong uri. Kasi may ibang flute eh, may, alam mo yung metal siya, yung, ano yata, brass yata yun, na flute. Yung pang-orchestra. Iba naman yun, hindi ako marunong nun. Pero ito nga kasi yung basic. So always remember the bag fed C pitch names. So yun lang, sana nakatulong tong video na to. And that's it for today's video. And thank you for watching, everyone. See you on my next video. If you have any comments, suggestions, and your thoughts about this video, just comment down below. Bye.